ngayon ay nais ko pong pag-usapan natin ang buhay ni Jacob at ni Esau, o kaya ni Esau at ni Jacob bilang panganay, ay inuuna ko si Esau. Lalaktawan ko po ang tungkol kay Isaac, hindi dahil sa wala siyang, wala tayong masasabing mahalagang mensahe sa kanyang buhay. Meron po, nababanggit siya doon sa Galacia 4 bilang bunga ng pananampalataya, samantalang si Ismael naman ay bilang bunga o kaya ay larawan ng kautusan. Naglalarawan din si Isaac bilang simbolo ng kordero ng Diyos na kumuha sa ating lugar bilang mga makasalanan, nang ihandog siya ni Abraham bilang hain. At isang bagay pa na mahalaga sa buhay ni Isaac ay yung kanyang pag-aasawa, na kung saan ang kanyang ama ang siyang naghanap ng babae para sa kanya. Sa palagay ko po, ito'y mahalaga na matutunan dapat ng mga anak na kung pahihintulutan lamang po nila ang kanilang mga magulang na siyang maghanap na mapapangasawa para sa kanila, sa tingin ko po ay isang mabuting bagay, sapagkat katulad ni Adan, yan po ang ipinakita noong una, siya po ay natulog, binigyan siya ng Diyos ng kanyang mapapangasawa. At kalaunan ay makikita natin na maging sa Panginoon Jesucristo, ang Ama ang namimili ng mga magiging kabahagi ng Iglesia, na alam natin na ito yung babaeng pakakasalan ng Panginoon Jesucristo bandang huli. Yun nga lamang po ay wala ng gaanong mga anak ang pumapayag na sila ay pakialaman sa kanilang pag-aasawa o sa pagpili sa kanilang mapapangasawa. Pero pag-isipan po ninyo ang bagay na yan, at ako'y naniniwala na yan isang magandang bagay para sa mga anak, kung papayag lamang po sila na ang kanilang mga magulang o ang kanilang ama ang mamimili ng mapapangasawa para sa kanila. Ano ang masasabi nating dahilan? Sapagkat hindi po sila nababase sa panlabas na anyo ng sariling basehan ng emotional na pagnanais sa kanilang mapapangasawa. Ipapaubayan po ang desisyon sa inyo tungkol sa bagay na yan. Pero para po sa akin, sinubukan ko po yan sa aking mga anak sapagkat meron po akong mga anak na lalaki. Punta na po tayo sa pag-uusap tungkol kay Jacob at kay Esau. Malamang ito ay 2-3 serye. Bibigay ko sa inyo ang mensahe tungkol sa kanilang pagiging kambal. Ano ba ang mensaheng ipinapakita nito sa atin? Kung katulad ng sinabi ko kanina na tungkol kay Ismael at kay Isaac, may dala silang mensahe tungkol sa paglalarawan, sa kautusan at sa pananampalataya, mayroon din pong ipinapakita sa akin ng Diyos sa buhay ni Esau at saka ni Jacob. Si Ismael at saka si Isaac ay magkahiwalay. Katulad ng kautusan at pananampalataya ay magkahiwalay. Titignan din natin ang dalawang ito bilang magkakambal sa iisang kalalagayan. Paano po ito? Nais ko pong ipakita sa inyo yan. Sa buhay ng isang tao na nagtataglay ng laman at espiritu. Malamang ay meron na kayong idea kung sino sa kanila ang laman at sino sa kanila ang espiritu. O kaya itanungin din naman ninyo, nasaan ang kaluluwa? Hindi po kasi sila triplets. Pero ako'y naniniwala sa katotohanan ito na ang dalawang ito ay naglalarawan ng laman at ng espiritu. Nais kong magbigay ng kaunting paliwanag tungkol sa tatlong bahagi ng isang tao. Sa sinabi ng Apostol Pablo, spirit, soul, and body. Ganyan po ang arrangement na itinigay niya sa 1 Thessalonica 5:23. Ang kaluluwa po ay sumasama lang kung alin sa espiritu at laman ng malakas. Pag pinalakas natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating damdamin, ang ating pag-iisip ay nasa bagay na ukol sa espiritu. Kapag pinalakas natin ang laman, ang ating kaisipan, ang ating damdamin, ang ating mga desisyon ay nandun naman po sa mga karnal na bagay. At kung alin sa dalawa ang siyang pinagbuti natin sa mundong ito, espiritu o laman, ay doon po dadalhin ang ating kaluluwa. Ang ibig ko sabihin ay yung walang hanggang hantungan ng ating kaluluwa. So napakahalaga po ng bagay na ito na pag-usapan natin, na malamang ito ang mensahe na naisihatid ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagiging kambal ni Esau at saka ni Jacob. So malamang ay alam na natin kung sino ang makalaman at sino ang espiritual. Ano ang inyong hula?
Malamang ay tama kayo, si Esau ang makalaman o ang laman at si Jacob ang spiritual. Pastor, paano mo may papakita na si Jacob ay spiritual samantalang siya ay tinawag na supplanter o deceiver o mandaraya? Yun po ang kanyang pangalan, pero ipapakita ko po sa inyo na malamang ay may kamalian sa bagay na yan. Kaya sa tuwina na namamabanggit ko ang Esau, isipin ninyo na ito ay laman o gawa ng laman. At kapag namamabanggit ko naman ang Jacob ay ito ang espiritu, maaaring ito ay espiritu ng tao o kaya espiritu ng Diyos na tumatrabaho sa ating espiritu. Ganun po ang kalalagayan ng dalawang ito. Ganun pa man po ay hindi po sa lahat ng pagkakataon. Minsan ay nababanggit ko lang ang kanilang pangalan upang sabihin sa inyo ang tungkol sa dalawang ito. Nais ko po magpasimula tayo dito sa Kabanata 25 at basahin ko po mula 21 hanggang 26. Ganito po ang sabi, Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren. The Lord answered his prayer and his wife Rebecca became pregnant. The babies jostled each other within her and she said, "Why is this happening to me?" So she went and inquired the Lord. The Lord told her, "Two nations are in your womb, and two peoples from within you will be separated. One people will be stronger than the other, and the older will serve the younger." When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. The first to come out was red, and his whole body was a hairy garment. So they named him Esau. After this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel, so he was named Jacob. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. Ang dalawang ito ay bunga ng pananalangin ng mag-asawa. Tulad ng kanyang biyanang babae, si Rebekah din po ay baog. Kaya si Isaac po ay nanalangin para sa kanya at sila po ay pinagkalooban ng kambal na anak o mga anak. Ang Diyos po ay nakita at nabanggit ang tungkol sa kinabukasan ng dalawang ito. Na sinabi, one people will be stronger than the other. Sino po sa tingin ninyo ang mas malakas sa dalawang ito? At ang sabi pa, and the older will serve the younger. Yung ikalawang bahagi ay malinaw sapagkat alam natin kung sino ang mas matanda, sino ang naunang lumabas, at sino ang mas bata o kaya ay huli. Mas matanda si Esau, mas bata si Jacob. Pero kung sino ang mas malakas, ay depende na po sa pag-uusapan kung ito ay tungkol sa mga gawa ng laman o kaya ay tungkol sa espiritual. Ano po sa tingin ninyo? Pansinin po ninyo na sa kanilang kapanganakan pa lamang ay meron ng pagtutunggali o pag-uunhan o struggle sa dalawang ito. Pagdating sa ganitong bagay, ay mas malakas si Esau kaya siya ang naunang lumabas. Si Esau ay nagtataglay ng kaakit-akit na panlabas na anyo sapagkat siya po ay mabalahibo at mapula. Wala naman pong sinabi tungkol kay Jacob pagdating sa bagay na yan. Sa bagay na ito ay naaalala ko ang sinasabi ng Galacia 5:16-18. Nais ko pong basahin natin ang bagay na yon at ganito po ang sabi. So I say, live by the Spirit and do not gratify the desires of the sinful nature, that is the flesh. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Sa sinasabing ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay makikita natin na sa buhay ng bawat mananampalataya ay nandoon ang pagtutunggali ng laman at ng espiritu. Sabi niya, they are always in conflict with each other. Yung sinful nature po pagdating sa King James, ako'y naniniwala na flesh po ito, laman. At dito'y makikita natin na sila ay magkakontra. Kung nais po ninyong dagdagan ang bagay na ito, ay pumunta po kayo sa Roma, Kabanata 8, at makikita nyo sa panimulang kabahagi ng kabanatang yon
Kung ano-ano pa ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa laman at sa Espiritu. Puntahan na nga lang po natin sa Roma, Kabanata 8, simula tayo sa talatang 5. Those who live according to sinful nature have their mind set on what the nature desires. Yan po ay makikita niyo mamaya kay Esau. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Yan naman po ay makikita natin mamaya kay Jacob. The mind of the sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the sinful nature cannot please God. Ituloy ko pa po. You, however, are controlled not by the sinful nature but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Yan po, ipinapakita rin ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ang pagiging magkakontra ng laman at ng Espiritu. Pero ang ipinapakita ko po sa inyo rito na dahil pareho ng ipinanganak ay tila isang bagong Kristiyano o baby Christian po ang kalalagayan nito. Nandoon pa ang laman, nandoon na rin ang Espiritu. At makikita natin na sa kalalagayan ng mga sanggol sa pananampalataya ay nandoon pa ang malakas na puwersa ng laman, tila hindi pa nananaig ang Espiritu. Kalimitan ay pakiramdam ng mga bagong Kristiyano na napakalakas nila espiritual. Malamang pero kalimitan yan po ay dala lamang ng emosyonal, lalo na kapag ka bagong convert. Pero ang katotohanan ay ipinapakita ng Biblia na ang sanggol sa pananampalataya ay katulad din naman ng sanggol na ito ay mahina. They are very tender. So kung titingnan po natin itong si Esau saka si Jacob, ay mas malakas si Esau. Walang panalo si Jacob sa kanya paglabas sa sinapupunan ng kanilang ina. Ituloy ko po na basahin sa inyo ang huling bahagi ng Genesis Kabanata 25. Sa 27 o verse 27, ganito po ang sabi, "The boys grew up and Esau became skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was a quiet man, staying among the tents. Isaac, who have a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob." So dito po ay nagkakaroon ng favoritism. Malamang ay dahil si Isaac ang nag-alaga sa panganay na si Esau at si Rebekah naman ang siya nag-aalaga o mas maraming panahon o kumakarga sa kanyang anak na si Jacob. Hindi naman po siguro pwedeng si Rebekah lang ang humahawak o kaya ay nagbubuhat sa dalawang ito. Kaya't kalimitan, si Esau ay na kay Isaac at si Jacob naman ay na kay Rebekah, na doon ay na-develop po yung pagkakaroon ng favoritism sa dalawa o kaya pagiging paborito. Sabi po rito, "Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in the open country famished. He said to Jacob, 'Quick, let me have some of the red stew, I'm famished.' That is why he was called Edom." So tandaan po ninyo ang salitang yan o ang pangalan na yan na Edom, sapagat malamang yan po ang mga salin lahi ni Esau maging ang kanilang lugar. So meron po mga tinatawag na Edomites o Edomita sa wikang Tagalog. "Jacob replied, 'First sell me your birthright.' 'Look, I am about to die,' Esau said. 'What good is a birthright to me?' But Jacob said, 'Swear to me first.' So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank and then got up and left. So Esau despised his birthright." Ang ilang bagay na makikita natin sa dalawang ito, na dahil malakas si Esau, meron pong pagiging rough o pagiging magaspang. Siya ay mangangaso, samantalang itong si Jacob ay nandun lang sa bahay, kaya matatawag natin na siya ay isang tahimik na tao. At hindi ba ganyan kalalagayan ng laman at ng espiritu? Ang laman ay tila magaspang sa mga pagkilos, subalit ang espiritu ay tila ito ay tahimik. Hindi nakikita, walang paghahangad na
mahahayag ang mga ginagawa, tila mapapansin din natin na si Esau ay maingay, he is loud, while Jacob was not only gentle, he was quiet. Malala niyo ang sinabi ko sa inyo, na every time na nababanggit ko ang Esau, ay isipin niyo ang laman, at every time na nababanggit ko ang Jacob, ay isipin niyo ang espiritu. Esau was relying on what he can do. He was a hunter, very active po siya pagdating sa mga gawain. At ganyan po ang mga tao na nakadepende sa kanilang sarili. They are very active in the things of this world. While Jacob was quiet, that portrays the silence of seeking the grace of God or the help of God. Now, makikita po natin na sa pagkaso nitong si Esau, siya po ay napagod. Ganyan po ang siguradong kalalagayan ng mga nabubuhay sa laman. Pero ang katotohanan ay ginagawa nila ito sapagkat sila ay nakadepende sa kanilang sariling kakayanan. At ang nangyari kay Esau ay isang araw na siya ay dumating na pagod at walang nangyari sa kanyang lakad, sa kanyang sariling pagtatrabaho. Sa kwento ay makikita natin na siya ay lumapit kay Jacob at humihingi ng pagkain sa kanya. Yun nga lang ay hindi pagkain espiritual ang hinihingi niya. Naalala ko tuloy dito ang sabi ng Panginoon, "Come to me all of you who are tired and heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light and you will find rest for your soul." Tulad ng sabi ko, hindi nga lang espiritual na pagkain ang hinahanap ng laman. It is the food for the physical. Yan ang hanap ng laman. Si Jacob naman po, na sa panahong yun ay nakapagluto na, hindi naman siguro niya sinasadya ang bagay na ito. He was preparing because this is a family. Pero malamang ay may oras sila ng pagkain at si Esau ay hindi makapaghintay sa oras na yon. Pero isang bagay na nais kong makita natin dito ay una yung kaalaman ni Jacob tungkol sa halaga ng pagiging panganay na nandoon ang pagpapala. Kalaunan ay masusumpungan natin na sa mga Israelita, pagiging panganay ay pagkakalooban ng dalawang parte kaysa sa mga iba niyang kapatid. Kung i-apply naman natin ito sa New Covenant, ay ang Panginoon Jesucristo ang ating panganay. He is the firstborn, na ang ibig sabihin ay we are more interested on Him than other things. Si Jacob, yun ang kanyang pinagkakainteresan. Yun ang kanyang hanap. Alam niya na wala siyang karapatan noon, subalit ang hangarin ay nandun sa kanyang puso. And so nagkaroon siya ng pagkakataon dahil yun ang kanyang hanap, yun ang kanyang hangad na mapasa kanya. Nung mabigyan siya ng pagkakataon, ay inalok niya ang pagkain kapalit ng pagiging panganay kay Esau na siya namang sinunggaman ng taong ito. Ang makalaman ay sumusunggab sa mga pansamantalang bagay. Ang espiritual na tao ay naghahangad ng mga bagay na pansamantalang hindi nakikita. Subalit ito ay pangmatagalan o pangwalang hanggan. At yan ang hinahangad ni Jacob higit kaysa sa anumang bagay. Pero kung titingnan po natin, hindi po ito pandaraya ni Jacob. Sapagkat sabi po ni Esau sa verse 32, "Look, I am about to die." Esau said, "What good is the birthright to me?" Bigyan po ninyo ng pansin ang sinabi niya ni Esau at makikita niyo na tila wala siyang interest sa pagiging panganay. By the way, ang pagiging panganay ay malamang natanggap ni Jacob mula sa kanilang mga ninuno. Mula doon kay Abraham. Alam niya kung gaano kahalaga ang kalalagayang ito. Kaya niya pinagkakainteresan. At dito nga ay makikita natin na sinumpaan pa ni Esau ang pagbibigay na ito ng kanyang pagiging panganay sa kanyang kapatid. Sabi sa verse 34, "So Jacob gave Esau the bread and some lentil stew. He ate and drank and then got up and left." Diyan po ay makikita natin na tila walang interest sa panahong ito si Esau sa kanyang pagiging panganay na siyang magdudulot sa kanya ng pagpapala ng higit na pangmatagalan o kaya ay pangwalang hanggan. At ganyan po ang karnal na tao. Tulad ng sabi ko, sinusunggaban ang mga pansamantala kapalit ng pangwalang hanggan. Sabi po rito, he despises his birthright. Na tila walang kwenta sa kanya pagiging panganay na yon. Ngayon ay mapapatunayan natin dito sa kalalagayan ng dalawang ito ang sinasabi ni Pablo doon sa mga taga-Roma kanina,
that the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit desires what is contrary to the sinful nature or the flesh. Magkaiba ang pagnanasa ng dalawang ito, si Esau at saka si Jacob. Kung i-apply naman natin ito sa ating personal na buhay, may mga kagustuhan ng ating laman at iba naman ang kagustuhan ng ating mga espiritu. Ngayon ay mapapansin nyo na inilalagay ko sila sa isang kalalagayan bilang magkakambal sa buhay ng isang Kristiyano. Punta po tayo sa Kabanata 27, nais ko pong basahin ang talatang 41. Esau held a grudge against Jacob because of the blessings his father had given him. He said to himself, "The days of mourning for my father are near, then I will kill my brother Jacob." Sa ating mga nilagtawang bahagi, nais ko pong ikwento sa inyo na dumating sa punto na si Isaac ay nais ibigay kay Esau ang kanyang pagpapala bilang panganay. Subalit sa pagkakataon na nung sinasabi ito ni Isaac kay Esau ay narinig ni Rebecca. At si Rebecca po ang gumawa ng paraan upang ang pagpapala ito ay mapunta kay Jacob. She orchestrated the deception. Siya ang nagbigay ng instruction kay Jacob dahil paborito nga niya ito at nais niya na dito mapunta ang pagpapala ng ama sa kanya. Kung bakit nga ba naman may ganitong mga pangyayari sa pamilya minsan. So alam natin na ang nangyari ay nadaya nga po na mag-ina si Isaac sa pagkakataong ito. Nakuha ni Jacob ang ligkas na pagpapala ng kanyang ama. Madali niyang nagawa ang mga bagay-bagay dahil sa tulong ng kanyang ina. Kaya't nung dumating si Esau upang tanggapin ang pagpapala ng kanyang ama ay nagulat ang kanyang ama sapagkat inakala nga niya na ang lumapit sa kanya nung una ay si Esau na. Dahil doon ay tila nagwala itong si Esau nang malaman niya na wala ng pagpapala si Isaac at siya po ay nagbabanta laban sa kanyang kapatid. So dito po ay binantaan ni Esau si Jacob. At ano nangyari, si Jacob po ay nilisan ang kanyang pamilya. Tandaan po ninyo na bagamat sinabi ni Esau, "He had deceived me these two times," ay kung papansin ninyo, yung una ay hindi po siya dinaya ni Jacob. Yung pangalawa ay ginawa niya dahil sa direksyon ng kanyang ina. Ganun pa man po, dahil may banta sa buhay ni Jacob, siya po ay lumisan sa kanyang pamilya upang mapunta sa kanilang kamag-anak na si Laban. Sa panahon ng mga pagsubok na ganyan, ay sigurado minsan ay naapektuhan ang ating mga spiritual na buhay. There was a deep distress on Jacob during that time. At ano ang kailangan ni Jacob pagka ganyan ang nangyayari? Nais ko pong basahin sa inyo sa 28:10 ng Genesis. Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had sunset. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on earth with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord, and he said, "I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east and to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you whether you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you." Sa panahong yan na panghihina ni Jacob, ang Diyos po ay nangusap. At nais ko sabihin sa inyo that in the time of our spiritual distress, God can speak or may be speaking to us because it is the opportunity of God. Nais ko rin makita ninyo ang isang katotohanan that God commune with our spirit. He speaks to our spirit. He communicates with our spirit and not in the flesh. At mapapansin natin dito that there was an assurance from God, and Jacob need to trust His word. Yan po ang kalalagayan natin. We need to trust the word of the Lord in our spirit. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, ano bang nangyayari sa ating sitwasyon, ay alam po ng Diyos ang mga ito. Sabi po rito sa talatang 20,
Then Jacob made a vow saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up a pillar will be God's house, and all that you give me, I will give you a tenth. Isang bagay na nais kong makita natin tungkol kay Jacob. Siya po ay may sinumpa ang pangako sa Diyos na ibibigay ang kanyang ikapo. Mababasa ba ninyo na mayroong pagkakaloob ng ikapo si Jacob? Wala po tayong mababasa na tinupad ito ni Jacob. Hindi ko alam kung meron siyang ginawa, pero hindi po. O wala pong nasulat na ginawa niya o tinupad niya ang kanyang pangako. Isang bagay lang po ang nais kong paalala sa inyo, na may binanggit ang Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. So there was always willingness in the spirit from us. Gusto natin gawin ang mga bagay-bagay sa Diyos o para sa gawain ng Panginoon, subalit may kakulangan ang laman. At yun po ay kailangan magtagumpay tayo laban sa ating laman. So bukod po sa encounter ni Jacob sa Diyos, ano po ang mga kailangan niya upang siya tumatag sa panahong ito? Pag-isipan po ninyo maigi yan. Ulitin ko ang aking tanong. Bukod sa pagtatagpo ng Diyos kay Jacob o encounter ni Jacob sa Diyos, ano pa ang mga kailangan niya upang siya ay magiging matatag? Sa inyo pong pagbabasa, anong nakikita niyo na mga kaganapan sa buhay ni Jacob hanggang sa siya ay mamatay? Sa tingin ba ninyo ay naging mapaganda ang buhay ni Jacob sa kanyang kamatayan? Kung alam po ninyo ang buhay ni Jacob, siya po ay namatay, nakapiling ang kanyang mga anak at alam natin kung ano ang nangyari at ang kanyang struggle ng si Jose ay mawala sa kanyang piling. Pero isang bagay na sigurado na ipinapakita ng Biblia na si Jacob ay spiritually elated. Matindi po ang kanyang spiritual na kalalagayan because he was blessing his children at the end of his life. Speaking things from God na siyang mangyayari sa buhay ng 12 ito. At nais ko ipabatid sa inyo na bukod sa binabanggit ng Panginoon ang 12 tribo ng Israel o ang 12 anak ni Jacob sa kanyang kaharian, ay makikita natin o mababasa natin sa pahayag 21:12 na ang pintuan o ang mga gate ng bagong Jerusalem ay ang pangalan ng 12 o 12 tribo ng Israel. Balikan ko po yung aking tanong sa inyo. Bakit umabot si Jacob na talagang spiritual na spiritual na hubog ng matindi ng gayon sa panahon ng kanyang kamatayan? Ano sa tingin ninyo ang mga pangyayari sa kanyang buhay na nagpatatag sa kanya, humubog sa kanya na maging maayos? Inaasahan ko po na alam na ninyo halos ang kwento tungkol sa buhay ni Jacob sa mga hindi pa natin nababasa o napagdaanan. Pero pagkatapos po ng pagtatagpong ito ng Diyos kay Jacob, si Jacob po ay nakarating sa kanilang kamag-anak na si Laban. Ano ang naging kalalagayan niya kapiling ang kanyang kamag-anak? Alam natin ang kwento na doon po siya nakapag-asawa at nagkaroon ng mga anak o ng mga ilang anak. Pero sa kanyang pag-aasawa ay nagkaroon po siya ng matinding struggle. Ang tawag niya ay sufferings. Sapagkat hiniling ni Laban na paglingkuran siya ng 7 taon alang-alang kay Raquel, ay sa halip na si Raquel ang ibinigay sa kanya na siya niyang gustong-gusto, ay natuklasan niya na kinabukasan ang kanyang katabi ay si Lea. Sa bagay na yan ay magkakaroon tayo ng ilang kaisipan tungkol sa pag-aasawa ng mga Hudyo, na sa mga unang panahon ay wala pong testing, wala pong premarital, at sa unang pagkakataon ng pagsasama, ay hindi ka dapat na-attract sa panlabas na anyo sapagkat nung unang gabi ay hindi nakilala ni Jacob ang kanyang katabi hanggang kinabukasan. Isang bagay pa sa pag-aasawa ng mga Israelita ay naglalatag po sila ng puting damit upang sa gayon kinabukasan ay makita kung may dugo tanda ng kanilang pagiging birhen o ng pagiging birhen ng babae. Pero ang punto po natin dito na si Jacob po ay dinaya ni Laban. At hindi po madali yan. Kung titingnan ninyo, nagiging madali lang ang kanyang mga paglilingkod ng 14 taon sapagkat gustong-gusto niya itong si Raquel.
Pangalawa na matinding pagsubok sa buhay ni Jacob ay ang pagpapalit-palit ni Laban sa kanyang magiging bahagi sa mga hayop na kanyang binabantayan. Siya po kasi naging pastol sa lugar na yon. Siya ang nangalaga sa mga hayop ni Laban. Basahin ko po ang 31:6-7. Ganito po ang sabi. You know that I have worked for your father with all my strength. Yet your father has cheated me by changing my wages 10 times. However, God has not allowed him to harm me. Ang mga talatang yan ay nagpapakita ng pakikipag-usap ni Jacob sa kanyang mga asawa upang lisanin ang tahanan ng kanyang biyanan o ng kanilang ama, ama ng mga babae. Bakit? Sapagkat yun nga po, napatuloy na dinadaya at muli ay may mga banta sa kanyang buhay sa mga anak ni Laban dahil inaakala nila na kinukuha ni Jacob ang bahagi ng kanilang ama ng may pandaraya samantalang si Jacob ang dinadaya. Yun nga lang ay pinagpapala po siya ng Diyos. Pero ito po ay mga matitinding pagsubok sa buhay ni Jacob. Nakalaunan nung siya ay umalis na, ay mababasa natin na siya ay hinabol ni Laban kasama kanyang mga anak at malamang ay ang mga kasundaluhan nila. Malala nyo na si Abraham ay mayroong 318 trained men, eh di lalo na ito ang si Laban. At kalunan din ay ganito ang makikita natin sa buhay ni Esau na siyang sasalubong sa kanyang kapatid. Pero nais kong makita natin ang isang katotohanan na ang humubog kay Jacob upang siya'y maging dalisay na espiritual ay ang mga pagsubok na matitindi na kanyang pinagdaanan. Alam niyo, napakahalaga po na maunawaan natin ang bagay na ito sapagkat marami sa atin o sa mga Kristiyano ay nagre-reklamo kapag kasinusubok ang kanilang pananampalataya. Pansinin po ninyo ang buhay ng mga apostol at makikita niyo, lalo na sa buhay ni Apostol Pablo, na matinding pagsubok ang kanyang mga pinagdaanan at siya'y nahubog na wala nang mapagkakatiwalaan kundi ang tanging Diyos lamang. Nais ko pong banggitin sa inyo mga ilang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating mga pinagdadaanang hirap sa ikabubuti ng ating pananampalataya. Sinabi po ni Santiago sa kabanata 1 ng kanyang sinulat ang ganito. Basahin ko po ang mga ilang talata. Consider it pure joy. Verse 2 po ito. My brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develop perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Dito po ay mababasa natin sa payo ni Apostol Santiago na maging kagalakan daw dapat na mga mananampalataya ang mga pagsubok sa kanilang pananampalataya. Consider it pure joy, my brothers, if you face all kinds of trials. At ang dahilan, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete. Ang ibig po sabihin niya ay perfect, not lacking anything. So dito ay makikita na natin na bagong tipan na po ito. At kung titingnan pa natin ang talata ng Roma, Kabanata 8, talatang 28 hanggang sa huli, makikita nyo na talagang ginagamit ng Diyos sa mga pagsubok sa ating pananampalataya upang tayo ay hubugin sa pagiging ganap katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 2 Pedro, Kabanata 1, talatang 5 hanggang ito ay makikita rin natin na binabanggit ito ni Apostol Pedro. So ang mga apostol na ito ay sinasabi nila ang katotohanan na ang mga pagsubok sa ating pananampalataya ay siyang nagpapatatag sa atin, siyang humuhubog sa atin, siyang gumagawa sa ating mga buhay upang tayo'y maging katanggap-tanggap sa Diyos. Yun pong mga walang pananampalataya, sila'y nagre-reklamo sa panahong ganito at sila po ay hindi nahuhubog. So itong mga sinasabi kong talata sa inyo ay mga talata na po ito sa bagong tipan na kung titingnan natin sa buhay ni Jacob ay pinapakita na upang si Jacob ay mahubog sa espiritual na aspeto na maging ganap, kaaya-aya at katanggap-tanggap sa Diyos ay kailangan dumal siya sa napakaraming pagsubok. Pagkatapos nga ng bagay nito ay makikita natin na dito niya nagawa ang pakikipagbuno sa Diyos. Hindi po dahil siya ay malakas kundi dahil sa siya ay malakas humiyaw, malakas umiyak sa Diyos kaya siya nagtatagumpay.
Binabanggit po yan sa Hosea 12:3 sa 4. Marami pong nag-aakala na yung pakikipagbuno ni Jacob dito sa Diyos sa chapter 32 ay nagapi niya ang anghel dahil sa kanyang lakas. Basahin ko po sa inyo ang sinabi ng aklat ng Hosea chapter 12 verse 3. At ito po ay tumutukoy kay Jacob. In the womb he grasped his brother's heel. As a man he struggled with God. He struggled with the angel and overcome him. He wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there. So yung pong pakikipag-wrestling ni Jacob sa Panginoon ay makikita natin dinaan po niya sa pag-iyak yun, sa pananahangin sa Diyos. At yun po ay magdamag na walang magawa ang Diyos kundi ipagkaloob ang kanyang pagpapala kay Jacob at ang kanyang protection. Maalala ko na naman po dito kung paano manalangin ng Panginoon sang-ayon sa Hebreo 5:7. Dahil sa prayer na ito ni Jacob ay makikita natin na binago ng Diyos ang kaisipan ni Esau, sila man. His mind was changed towards Jacob but not about his life. Sabi po rito sa 33:8-9, Esau asked, "What do you mean by all these droves that I met? To find favor in your eyes, my lord," he said. But Esau said, "I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself." Sabi ang marami, Jacob was trying to bribe his brother. Maari, pero ang nakikita ko po ngayon ay ang tila pag-iisip ni Jacob na ganito. Okay, gusto mo ng mga bagay na ganito, ibibigay ko sa iyo lahat yan. I'm not interested with these material things that you are trying to run after. Sapagat nagawa ng iligtas ng Diyos si Jacob laban kay Laban. At ngayon sa pangalawang pagkakataon ay binago naman ng Diyos ang kaisipan ni Esau. Tungkol naman po kay Esau ay makikita natin ang isang katotohanan. Mula rito sa kanyang sinabi ay sabi niya, "I have already plenty of this, my brother." Nangangahulugan na matindi na rin ang pagpapala na material dito kay Esau. Si Esau po, kung papansinin natin, ay marami po siyang mga sundalo, marami na siyang mga hayop, na malamang ay sobra-sobra ang kanyang pagiging mayaman sa panahong ito. Isang bagay lang na makikita natin that he has no encounter with the Lord. Hindi katulad ni Jacob na maraming pakikipagtagpo ang Diyos sa kanya. Isang bagay na nakikita ko is that Esau indulged in carnal things but neglected God. Sa personal na buhay ng isang tao, hindi mo pwede talagang pagsabayin ang dalawang ito. That you will indulge in carnal things and then have the presence of God. Tulad din yan ang sinabi ng Panginoon, you cannot love, serve God or both God and money. Kung paano pinili ni Esau ang mga bagay na pansamantala, si Jacob naman ay pinili niya na lumakad sa pananampalataya. Malamang si Esau ay kampante sa mundong ito, hindi si Jacob. Maraming pagsubok na pinagdaanan si Jacob, but he was comforted every time he encountered with God. Kung sa karnal na paningin sa dalawang ito, ay masasabi ng isang tao na pinagpala ng higit si Esau kaysa kay Jacob. Mas mapayapa ang buhay ni Esau kaysa kay Jacob. Mas sikat si Esau sa mundo kaysa kay Jacob. Pero tayo na malalayo sa panahong yun at sa dalawang ito ay makikita natin at mas gugustuhin natin, lalo na tayong mga Kristiyano, ang mga kaganapan tungkol sa buhay ni Jacob. How I'd like to see Jacob in the kingdom of God one day. Ang binabanggit na lang kalaunan sa kanya ay yung kanyang 12 anak, not Jacob. I know he will have a special position in the kingdom of God. Pagkatapos ng pakikipagtagpo ni Jacob na ito sa kanyang kuya o sa kanyang kapatid, kung titingnan ninyo ay nagkaroon muli ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Na-rape si Dina at ang ginawa ng kanyang 2 panganay na anak ay sinugod ng mga Shechemites, yung pong lahi ng gumahasa kay Dina, at pinagpapatay nila lahat ng mga lalaki na kailangang umalis o magmadaling umalis si Jacob sa lugar na yan. Alam naman natin na napakarami ang mga batang kasama na doon ang mga hayop na hindi siya pwedeng magmadali. At kung makikita nyo sa chapter 35, ay doon siya nakabalik, doon sa lugar na kung saan nagkaroon po siya ng unang pakikipagtagpo sa Diyos.
Pagkatapos nito, isipin po natin ang pagseselos ng kanyang mga kapatid kay Joseph na kung saan ibinenta sa mga Ismailita, dinala sa Egypt, inakala ni Jacob na kinain siya ng mga mababangis na hayop na naging pighati niya sa matagal na panahon. At yun naman kaganapan tungkol sa panahon ng taggutom na kung saan ay iniwan ng kanyang mga kapatid si Benjamin doon sa Egypt kay Jose, na hindi nila nalalaman na ito na yung kanilang kapatid na ibinenta sa mga Ismailita at ngayon ay isa ng prinsipe, ay muli naging kalungkutan ni Jacob ang bagay na ito. Sa pagwawakas ng kanyang buhay, ay nabaligtad ang kanyang pag-aakala that he will go to the grave with trouble in his heart, but a blessing to have Benjamin and Joseph back to himself. Sa chapter 49, ay ang personal blessing ni Jacob sa kanyang 12 anak. Sa huling bahagi nito, ay ang kanyang mapayapang kamatayan. So makikita natin that Jacob was blessed, the spirit man. Balikan ko lang po ang ilang makikita natin tungkol sa ating mga spiritual. It is God who will sustain us to the end. It is God who is faithful to help us endure during our sufferings. God uses trials and sufferings only to mold us for His glory. And if we walk with God, is the assurance that He will sustain us to the end of our life journey. May we be blessed with the message of the life of the twins, the flesh and the spirit. Who will you choose to live like? Will it be like Esau who lived for the carnal things of the world? He enjoyed it, he had it, he possessed it, but only until he was alive. Or will you be living in the spirit like Jacob? He was threatened, he was persecuted, he had a lot of sufferings and trials, but encountered God again and again, or had the presence of God again and again to sustain him to the end. And most of all, is the assurance of his eternity. May God bless us. Magandang araw po.